ng deboto ni Maria, tagapamagitan ng lahat ng biyaya, si Monsignor Clovis Thibault, PME, prelado ng bagong tatag na prelatura ng Digos, na noong panahong iyon ay sakop ang buong probinsya ng Davao, ay nagpakita ng kakaibang lakas ng loob at katapangan. Bagamat nagpa siya ang komisyon ng mga obispo na hindi banal ang pangyayari sa Lipa, bilang isang tapat na deboto, pinilitan ng Monsignor Thibault ang pangalan ng pinapatayong simbahan ng Digos mula sa popular na santo na si San Isidro Labrador, ginawa niyang Maria, tagapamagitan ng lahat ng mga biyaya. Natuklasan din ni Obispo Afable na matalik na kaibigan ni Obispo Aviar ang Monsignor Thibault, marahil ika niya. Dahil lubos ang paniwala ng Monsignor sa mga pangyayari sa Lipa, nais niyang bigyan pugay ang mahal na ina. Ang imaheng gawa rin ni Ireneo Cristobal na kopya ng orihinal na imahen sa Lipa na inilagay sa simbahan ng unang kura paroko na si Father Maurice Leveille, PME, ay pininturahan ng ibang kulay para di mahalata ang tunay na anyo nito. Pangalawa, may bahagyang kaibahan ang dalawang pangalan. Mula sa Maria, tagapamagitan ng lahat ng biyaya, ito ay ginawang Maria, tagapamagitan ng lahat ng mga biyaya. Sa makatwid, noong pinatago ang imahen ng mahal na ina sa Lipa upang mabaon sa limot, kinupkup naman siya sa Digos, Davao. Taong 1954, tatlong taon tapos maitatag ang simbahan ng Digos, ang simbahan sa Karatig Bayan ng Kidapawan ay pinalitan din ng pangalan. Mula sa pangalan ng patron na si San Antonio de Padua, ginawa din itong Maria, tagapamagitan ng lahat ng biyaya ni Obispo Gerard Monjou, OMI. Si Obispo Monjou ay matalik na kaibigan naman ni Monsignor Thibault. 22 ng Agosto, 2002, sa pista ng Maria, tagapamagitan ng lahat ng mga biyaya sa Digos, sa kauna-unahang pagkakataon, inilahad ng Obispo Afable ang buong katotohanan na ang Digos sa Davao ay nagtamo ng karangalan at pribilehiyong pagiging tagapag-ampon ni Maria, tagapamagitan ng lahat ng mga biyaya. Mula taong 2004, tuwing 12 ng Setyembre, ipinagdiriwang sa Lipa ang National Day of Prayer. Gaya noong 1973, dumadagsa ang libu-libong tao upang makipagdiwang sa Mahal na Birhen. Ayon sa pananaliksik na ginawa tungkol sa Mahal na Birheng Maria, tagapamagitan ng lahat ng biyaya, mula pa noong panahon ng aparisyon, naganap din ang malalaking pagtitipon ng mga deboto sa Lipa. Noong 22 hanggang 31 ng Mayo, 1949, nagkaroon ng Special National Novena. At noon namang 5 hanggang 13 ng Oktubre, 1950, ginanap naman ang World Novena for Peace. Sa paglipas ng panahon, patuloy na naganap ang mga milagrong tugon sa panalangin kay Maria, tagapamagitan ng lahat ng biyaya. 12 ng Nobyembre taong 2009, lubos na binawi ng Arsobispo Ramon Arguelles ang utos noong 1951. Ito'y para bigyang daan ang paglaganap ng debosyon kay Maria, tagapamagitan ng lahat ng biyaya.